Pre, nagtataka ka rin ba kung bakit yung mga Facebook friends mo nakikita yung mga followers nila? Katulad nito si Glenn Mark Cañelas. So nakita ko meron siyang 1,800 followers. So malamang yan din yung ibang mga friends niya. And kinonvert niya lang yung profile niya sa ganito. So isa ko rin ha, itong kapatid ko, ganun din yung profile niya, 358 followers. So tinurn on niya yon. Pero meron din naman ako mga friends tulad nito ni Benedict Obra na hindi niya tine-turn on yung profile followers niya. So paano nga ba gawin yon, mga pre? So ang nakita ko dito, pupunta ka lang doon sa profile mo, and sa akin na-turn on ko na kasi yan, and then pupunta ka lang dito sa header na to, and then dito sa selection na to, pwede mong i-turn on or i-turn off. So halimbawa, i-turn off ko muna yung professional mode ko, mga pre, and then i-turn on ulit natin siya. So ngayon, babalik ako sa profile ko. Babalik na siya sa normal na profile ko. Ngayon, kapag gusto kong i-turn on ulit yan, pupunta lang ulit ako diyan. Tapos, and then i-turn on ko yung professional mode ko. So, dito, nakalagay dito na pwede kang mabayaran sa content mo. Makita yung insights na mga audience mo, kung may potential ka. And then, pwede kang ma-follow din ng iba. So, mahalaga dito, kailangan maging public yung profile mo. So, ngayon, i-turn on ko lang siya. And then kapag ka na-turn on ko na yan, so kailangan ko lang na i-set up yung lahat ng profile ko, cover photo, yung bio, and then mag-create ako ng content, and then maglagay ako ng simple details sa tungkol sa sarili ko, and then okay na yan. So pag na-check mo na yan, makikita mo na yung mga followers mo. Siguro sa mga next videos natin, pwede natin pag-usapan yung tools, and then yung iba pang mga information dito. So like for example, pag pumunta ka sa tools mo, meron kang makikita mga insights, ilan na yung na-reach mo, ilan yung engagement. And kapag ka tinurn on and turn off mo yung sarili mong profile, nagba-back to zero lahat ng mga followers mo, reach, engagement. Eventually, pwede natin i-check tong ibang mga tools dito tungkol sa monetization, moderation. So kung tingin nyo na gusto nyo na i-try lang na maging content creator, so yan, pwede nyong gawin yan, mga pre.